Praise the Lord. Hallelujah. Isang mapagpalang gabi sa bawat isa sa atin, sa mga banal na anak ng ating Panginoon na nasa kanya-kanyang tahanan. Tayo po sa pagkakataong ito muli ay magpapasalamat sa ating Panginoon dahil minsan pa tayo po ay pasasaganain ng ating Diyos sa kalakasang espiritual sa pamamagitan po ng kanyang mga salita. Kaya naman po sa pagkakataong ito, hayaan natin na maihanda natin ang ating mga puso upang nang sa gayon malayang kumilos ang ating Diyos na buhay sa kalagitnaan po ng bawat isa sa atin. So, tayo po ay nasa huling Friday na ng ating pong theme regarding sa theme natin na I am called to be holy. So, ang ating pa rin pong pag-aaralan sa pagkakataong ito ay may kinalaman patungkol po sa kabanalan. Now, we will give this teaching the topic of benefits of living a holy life. So, sa bawat isa po na nasa sa kanya-kanyang tahanan, maaari niyo po bang samahan ako sa pagtayo bilang paggalang po sa salita ng ating Panginoon? Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Basahin po natin ang aklat ng Ephesians chapter 4 verses 22 to 24. Verse 22, that he put off concerning the former conversation the old man, which is corrupt according to the deceitful lust. 23, and be renewed in the spirit of your mind. And in verse 24, and that ye put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness. Hallelujah! Hallelujah! Samahan niyo po ako sa pananalangin. Praise the Lord! Hallelujah! Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli sa pagkakataong ito, Panginoon, naririto po ang bawat isa sa amin. Nagpapakumbaba sa iyong harapan, Panginoon, ginagawang available ang bawat isa, O Lord God, upang nang sa gayon makaroon ka ng kaluguran sa gabing ito, Panginoon, at gamitin, Lord God, ang pagkakataong ito upang malaya ka, Panginoon, makakilos, Lord God, sa aming mga buhay. Sa pagkakataong ito, Panginoon, habang kami po ay mag-aaral na iyong mga salita, hayaan mo, Lord God, na ang prompting ng iyong pong Holy Spirit ang siya po, Panginoon, mag-udyok sa amin upang nang sa gayon lalo po naming ma-appreciate, lalo naming ma-absorb, Panginoon, ang iyong pong mga salita na amin pong pagsasalusaluhan sa pagkakataong ito. Bless your teacher, O God. Gamitin mo lang ang aking lupang bibig upang nang sa gayon, Panginoon, ang iyong mga salita, Lord God, ay epektibo, Panginoon, makonvey sa bawat mga kikinig. At Lord, ang lahat ng ito, Panginoon, ay amin pong itinataas sa nag-iisa mo pong pangalang Jesus, habang Lord God, patuloy at patuloy pa kang kikilos sa bawat puso ng mga taong nakikinig. Lord, to God be all the glory. Hayaan mo po na maibigay namin sa iyo ang taus-pusong pagpupuri at pagsamba sa nag-iisa mo pong pangalang Jesus. This is our prayer. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord sa inyo po, inyo pong bawat tahanan. Hayaan po natin, mga kapatid, na atin pong pupurihin, atin pong sambahin ang ating Panginoon. Hayaan siyang makilos, O God. Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Malaya po kayong makakaupo habang akin po itong babasahin sa Tagalog translation. Verse 22, at inyong iwan tungkol sa paraan ng inyong pamumuhay na nakaraan ang dating pagkatao na sumama ng sumama ayon sa mga kahalayan ng pagdaraya, at kayo'y magbago sa espiritu na inyong pag-iisip, at kayo'y magbihis ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katwiran at sa kabanalan ng katotohanan.
Praise the Lord. At sabi ko nga po kanina, we will be discussing about the benefits of living a holy life. Now, the holiness or holy living, even po sa, hindi man po sa lahat ng simbahan o denomination, but mostly, ito po mga kapatid ay hindi popular na topic. Kahit nga po sa Christian circles, bihira pong pag-usapan or maging center point of discussion ang salita pong kabanalan. At maaari rin po nating maobserbahan na ang iba pong denomination ay hindi nagbibigay ng sapat na diin pagdating sa ganitong katuruan. Kaya naman, sa mga pagkakataon na ang usapin ay patungkol sa panlabas na kabanalan, there is this word, hypocrisy. This is the number one reason people give for not wanting holiness to have anything to do with Christianity. Uulitin ko po. Yung pong word na hypocrisy, ito daw po ang pangunahing dahilan ng mga tao kung bakit ayaw nila ang kabanalan na kalakip nito sa pagiging mananampalataya. Ang sabi ko nga po, sapagkat hindi po ito nakakaroon ng tamang perspective when it comes to teaching or in conveying the true essence of the teaching of God when it comes to holiness. Marahil nga po ay sa dahilang hindi malalim kung bakit tayo po personally ay sinasapumuhay po natin maging ang panlabas na kabanalan. Ang sabi nga po natin, ang pamumuhay ng may kabanalan, ito po ay may dalawang elemento o it composed of two elements which is the outward holiness and the inward holiness wherein ang dalawa pong ito ay dapat laging magkasama. Kung ikaw po ay banal sa panlabas na anyo at sa kalooban ay hindi, hindi mo po matatawag na mayroon kang complete holiness and vice versa. At minsan naman nga po, hindi natin masisi ang ibang tao dahil ito po ang naoobserbahan nila. At depende na rin sa kilos o character na ipinakikita ng isang mananampalataya. Diga po, popular na po itong naririnig na lalo pa nga po sa mga Pentecostals na ang komento po sa atin, mahaba nga ang damit. Kung gaano kahaba ang damit, siya rin namang gayong kahaba ng dila. Banal kapag Linggo, pero mula Lunes hanggang Sabado ay kumikilos ng hindi ayon sa banal na layunin ng Diyos o lumalabas ang dating pagkatao. Kaya po nagkaroon ng misconception when it comes to the teaching of holiness. Kaya nga po ang sabi ko kanina, hypocrisy. Parang ang sinasabi po nila ay ipokrito lang naman yung ibang mananampalataya na nagpapakita ng kagandahan ng panlabas na anyo pero ang kalooban ay hindi naman. Pero mga kapatid, ayon po doon sa ating binasa sa Epeso, ito po ang malinaw na paalaala sa atin ni Apostol Pablo, yung totoo pong katuruan at layunin ng ating Panginoon patungkol po dito sa tinatawag na holiness, holy living o kabanalan. Ito po ang sinasabi ng verse 22, na iiwan natin ang paraan ng ating pamumuhay na gaya ng dati. Amen? At tayo ay magbago sa espiritu ng ating pag-iisip. Paulit-ulit po itong itinuturo, speaking of our inner self or our inner man, yung pong ating mga kaisipan. And verse 24, ano daw po ang dapat nating gawin? Magbihis ng bagong pagkatao, na ito po ang layunin ng ating Panginoon, na tayo po ay nilalang niya sa katwiran at sa kabanalan ng katotohanan. When we claim to follow Christ,
but don't look like Him, we push people away from the one source of eternal life. Kasi ito nga po ang nangyayari eh. Nag-claim ka na ikaw ay Christian, pero hindi nakikita sa'yo ang Christ-like character, kaya yung mga tao pong nakakakita o nakaka-obserba sa'yo, may tendency silang hindi paniwalaan ang ebanghelyo ng ating Panginoon at bagkus sila po ay lumayo dito. But according to the book of entitled The Pursuit of Holiness, dinefine niya po dito kung ano ang ibig sabihin ng holiness. Holiness means to be holy is to be morally blameless. It is to be separated from sin and therefore consecrated to God. Hallelujah! So ito po ang katotohanan. Ito po yung ating naranasan. Kung kaya simula po nung tayo ay nabautismuhan sa pangalan ng ating Panginoon, ibinihis natin ang katotohanan at ang pangalan ng ating Panginoon, tayo po ay nag-separate. Amen? Sa sanlibutan, nagkaroon po tayo ng consecration sa ating Panginoon. Then to live a holy life is to live a life in conformity to the moral precepts of the Bible and in contrast to the sinful ways of the world. So yung pong binanggit natin kaninang ibig sabihin ng kabanalan, ayon po sa aklat ng Pursuit of Holiness, ito po ay may katotohanan ayon din po sa sinasabi at itinuturo ni Apostol Pablo dito po sa Iglesia ng Epeso. The Apostle Paul described it as putting off our old self, which belongs to our life before Jesus, and to put on the new self created after the likeness of God in true righteousness and holiness. Di po ba napakaganda po ng plano ng ating Panginoon na tayo po ay Kanyang nilikha? Amen? Ayon sa Kanyang katuwiran at katotohanan ng kabanalan. Minsan po mga kapatid, kinukumpara natin ang ating mga sarili sa iba, sa sanlibutan o sa ibang mananampalataya. And we are like, I'm pretty good. I'm doing good. Pero alam niyo po, ang totoong kabanalan ng bawat mananampalataya, ang standard po natin ay ang kabanalan ng ating Panginoon. Ayaw ng ating Panginoon na sabihin mo lang na, ah, okay na ako. I'm good. And ayos naman ang aking pamumuhay eh. Eto ako. Tama na ito. Eh, yung iba nga di yan. Kita mo ang buhay. Kita mo ang kasuotan. Eh, samantalang ako, okay na. I'm pretty good. Pero hindi yan po, mga kapatid. Kundi yun pong ating pagkabanal ay ayon po, mga kapatid, sa sinabi ni 1 Peter 1:16, sapagkat ang Diyos ay natumawag sa atin ay banal, tayo po ay dapat magpakabanal. Jesus died so we could be holy. Hindi po natin ngayong gabing ito pag-uusapan, mga kapatid, ang mas malalalim pang fundamental, amen, and profound teaching about holiness. Masyado po itong broad, mga kapatid. Kundi hayaan lang po natin na atin pong bigyan biyaya tayo po ng ating Panginoon, palakasin tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng pag-aaral natin doon sa mga benefits, amen, advantage, kapakinabangan ng pagkakaroon ng buhay na may kabanalan. Kasi mga kapatid, holiness may seem hard. Kung hindi mo po alam ang totoong reason bakit mo ginagawa ang mga bagay na ito o bakit sa ganitong paraan ka nabubuhay, ito po ay mahirap.
At maaring meron tayong tinatawag na sacrifice. Para bang sinasabi mong may limitasyon ang iyong pagkilos, bagamat ayon po sa pagtuturo ng ating pumbutihing pastor last Wednesday, actually, holiness is not sacrifice in itself. Hindi ka nagsasakripisyo, kundi ini-enjoy mong gawin ang totoong kaluguran, ang totoong layunin ng Diyos sa iyong buhay. But in some essence, para bang sinasabi mong, hindi ko nagagawa nga yung mga ginagawa ako dati, o yung aking pag-uugali, o yung prinsipyo ko, there is somewhat sacrifice in me. Pero gusto ko po i-emphasize, mga kapatid, na sa pagkakataong ito, what we are doing, who are you now, what are you wearing, what are your principles, ito po ay hindi dahil may inadapt kang bago. Kundi ano po, mga kapatid, binabalik lang po natin ang totoong kultura ng ating Panginoon na nabahiran ng dumi at daya ng kaaway nung ang kasalanan po ay umusbong dito sa ating buhay, dito sa sistema ng sanlibutan. Kanya pong binaliktad o binaluktot ang kultura ng ating Panginoon. Dinaya ka po. So, ang nangyari, nung tayo po ay naging born again, ninais lang ng Panginoon na ibalik mo yung totoo. Totoong uri ng pamumuhay na nararapat. Totoong uri ng pananamit, kilos at pananamit na nararapat. And then, as I have said, kung mayroon man pong ganitong klaseng sakripisyo, makikita po natin na yung advantage o yung pong benefits, it outweighs. Mas malaki po ang timbang ng benepisyo kaysa doon sa tinatawag nating sakripisyong atin pong nararanasan. Sabi mo, nagiging limitado ang iyong galaw. Parang hindi pwede ito. But the following 5 benefits na ating pong pag-aaralan, dito po natin makikita, mga kapatid, kung gaano po kabuti ang Diyos sa ating buhay at nais niya po itong ating maranasan. Now, sa pag-aaral po natin, bear with me, sapagkat mas maganda po na yung mismong pagbasa ng kanyang mga salita ang maging explanation in itself about these benefits. Number one, ang sabi po, holiness fosters intimacy with God and builds spiritual strength and stability. Ang kabanalan daw po ay nagpapasagana ng atin pong mas malapit na pakikipagrelasyon sa ating Panginoon, at ito po ay nagbibigay sa atin ng kalakasan at stability, steadfastness of our faith. Psalms 15:1-6, Panginoon, sinong makapanunuluyan sa iyong tabernakulo? Sinong tatahan sa iyong banal na bundok? Siyang lumalakad na matuwid at gumagawa ng katwiran at nagsasalita ng katotohanan sa kanyang puso, siyang hindi naninirang puri ng kanyang dila, ni gumagawa man ng kasamaan sa kanyang kaibigan, ni dumudusta man sa kanyang kapwa, na sa mga mata niya ay nasisipayo ang masama, kundi siyang nagbibigay puri sa mga natatakot sa Panginoon, siyang sumusumpa sa kanyang sariling kasasama at hindi nagbabago. Siyang hindi naglalabas ng kanyang salapi sa patubo, ni kumukuha man ng suhol laban sa walang sala. Siyang gumagawa ng mga bagay na ito ay hindi makikilos kailanman. So nandito, mga kapatid, in-identify po
kung ano po yung gawi o character ng mga taong magkakaroon po ng intimate relationship sa ating Panginoon. The assurance of having an intimate, intimacy with God and the steadfastness of our spiritual life even we come to an end of our journey. Binanggit po dito, ang sabi, Lord, sino ang makakapagpuri sa iyong sanktuaryo? Sino ang makapapasok sa iyong presensya? Sa iyong banal na presensya? Ang sabi po ng ating Panginoon, siyang gumagawa. Amen? Siyang kumikilos. Siyang lumalakad na matuwid at gumagawa ng katwiran at nagsasalita ng katotohanan sa kanyang puso. Siyang hindi naninirang puri ng kanyang dila, ni gumagawa man ng kasamaan sa kanyang kaibigan, ni dumudusta man sa kanyang kapwa. Praise the Lord! Praise the Lord! And in order for us to foster a holy life, meron pong mga practical ways na nais pong ituro sa atin ng ating Panginoon. Humanly speaking, ang kabanalan po ay impossible task kasi mahina tayo. Ang laman po ay mahina. But only the Holy Spirit can spiritually transform us and produce holiness in our lives. Kung atin pong ipapakontrol ang ating buhay at sa banal na espiritu, sa ilalim ng kapangyarihan ng banal na espiritu, na ito naman po ay paulit-ulit na itinuturo rin sa bawat isa sa atin, doon po ay makakaya natin, mga kapatid. Amen? Ang unti-unting pagsasakses o pagiging successful sa pamumuhay ng may kabanalan. Yes, kaya po ng banal na espiritu tayong kontrolin. But then, kung tayo po sa ating sarili ay hindi makikikooperate sa layunin ng banal na espiritu upang magkaroon ka ng masaganang buhay, amen, masaganang pakikipag-ugnayan o relasyon sa ating Panginoon, ito po mga kapatid ay walang magagawa. Sapagkat may mga pagkakataon din naman, kahit may prompting ang Espiritu, kung ikaw ay disobedient o ayaw mong sumunod, wala namang magagawa. Di ba po, atin din namang naririnig na ang Panginoon naman ay hindi namimilit sa mga tao. May free will ang tao kung ano ang gusto niya. Pero kung ikaw ay makikipag-cooperate sa kilos po ng banal na Espiritu, then there is always ways to foster a holy life. Ang sabi po, we need to practice an awareness of the presence of God. Alam po natin mga kapatid that God is always with us. He knows our thoughts, He knows our attitudes and motivation. Pero hayaan po natin na sa bawat araw, we will intentionally reflect on this truth so that our life of holiness will be nourished. Hayaan lang natin sa araw-araw, i-acknowledge natin ang presence ng ating Panginoon sa ating buhay. And then, what else? Kaya po, importante mga kapatid, ang pagbabasa ng Bible or kahit po yung pakikinig ng salita ng Diyos through ito nga pong YouTube, during our daily Bible reading, sapagkat napapakahalaga po mga kapatid, kung nais po nating manatili sa ating Panginoon, we should stay in the Word. The Creator of the universe has revealed Himself sa pamamagitan po ng kanyang mga salita. Maging ang kanyang kalooban at ang kanyang gawi, ito po ay makikita natin at mahahayag sa pamamagitan ng Bible. And in the Bible, it describes the holy life to which God calls us. But we cannot live by God's word unless we know God's word.
Hallelujah. So napaka-importanting elemento po sa bawat isa sa atin, ang salita ng ating Panginoon sa bawat araw ng ating buhay. And then, number three, be proactive in our battle against sin. Sapagkat mga kapatid, ang kasalanan po, ito po ay rooted na sa ating mga buhay. Lalo pa nga po kung ikaw ay hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon. Kaunabay ng iyong pagkatao ay ang kasalanang daladala mo na. At hindi lang iisa. Parang living things din po ang kasalanan. It grows and it multiplies. Now, to be holy, magkaroon po tayo mga kapatid ng conscious effort to uproot and get rid of it. Alam mo na palang mahina ka. Kahinaan mo ang computer sapagkat hindi mo nakokontrol kung ano yung iyong pinapanood. Get rid of it. Alam mong mahina ka sa mga bagay na ito, iwasan mo na. Ikaw na ang lumayo. Ask God to also help you recognize areas of weakness in your life so you can guard against potential sin. Ang sabi po dito, humingi tayo ng tulong sa ating Panginoon upang ma-recognize po natin anong area, Lord God, mayroon akong kahinaan sa aking buhay upang nang sa gayon. Sabi ko nga po, let's cooperate with the work of the Holy Spirit upang nang sa ganoon, mabantayan natin ito sa maaaring potential na pagkakasala. Di po ba? May mga sitwasyon na ganyan. Alam mo nang pag nakita mo ito o yung bagay na yan, mapoprompt ang iyong mood swings. Makakaroon ka ng isang hindi magandang emosyon. E di umaga pa lang, iwasan mo na. Amen? I-eliminate mo na yan sa iyong thought na nakakaiyamot itong taong ito o nakakaiyamot ang bagay na yon. Pag ni-nurture mo po yon, amen? Magmumultiply pa po pagsisimulan pa ng isang potential na kasalanan. And number four, respond quickly to the Spirit. Diga po tayo mga nanay, kayo pong mga nanay, pagka po kayo may mga anak at inutusan nyo, ang sasabihin ng anak ay, wait lang po. Pero yung wait lang po is tantamount to saying, ala ayoko, wait lang, mami wait lang, maya-maya. So ito po mga kapatid, ganun din daw po mga kapatid, kapag ka mayroong prompting ang banal na Espiritu sa atin, we need to respond in the prompting of the Spirit within a minute. Bakit po? May danger daw po, mga kapatid, in the delayed obedience. Kasi yung delayed obedience, as I have said kanina, ito po ay simply disobedient. And sometimes, we even intend to obey later. Sabi ng banal na Espiritu, gawin mo na to. Huwag mo nang gawin ang bagay na yan. Hindi ngayon lang naman, ngayon na lang naman ulit. Unfortunately, our delayed obedience causes us harm and dishonors God. We may miss out on God's best plan for us or even put ourselves in danger. So yun po mga kapatid, kung hindi po tayo susunod kaagad sa banal na Espiritu, meron daw po tayong mamimiss out na plano ng Diyos. Kaya pala sinasabi na ng Diyos sa'yo, gawin mo to kasi meron siyang plano either sa'yo or sa mahal mo sa buhay. Eh nag-procrastinate ka, nagdili-dali ka hanggang sa nawala na ang blessing na iyon. Immediately, obedience is always best. Sa atin pong mga kasamahan na naririto, kung nandun na po yung pagkatok ng banal na Espiritu na tanggapin na natin
ang ating Panginoon for you not to miss out any God's plan in your life. Sumagot na po kayo. Baka po dumating ang pagkakataong you are in danger at wala na pong pagkakataon para balikan yung prompting ng ating Panginoon, yung pong pagkatok sa inyo ng ating Panginoon. 5, make the most of trials. God uses persecution and the common trials of this life to refine our faith and shape our character. Rely on His strength and trust Him with the process. Tanggapin lang po natin ang anumang klase ng pagsubok sapagkat nire-refine po nito ang ating pong character or attitude. Keep an eternal perspective. Ito po ang pinakamahalaga. Bakit po ba tayo nagpapatuloy? Bakit po natin pinupursuit itong kabanalan? Because we have eternal perspective that one day, hindi ka lang dito mananatili. Hindi dito ang ating buhay. Everything in here are temporal. Amen? If we stay focused on God's bigger, eternal picture, we will be able to reject sin and stand firm in trials. Kaya mo po madaling ma-resist. Kaya nating ma-resist ang anumang klase ng temptation just because we are eternally looking to that blessed hope. There is an eternal perspective na atin pong nilulook forward. Ito po mga kapatid ating mga nabanggit, ito po ay tumutukoy lang doon sa pagpapalawak o pagpapalago, pagpapalawig ng ating Panginoon sa atin pong pakikipagrelasyon sa Kanya or our intimacy with God. Now, what else are the benefits? Holy living makes us useful and effective for God's purposes. Ang sabi po ng Timothy chapter 2, 20-26, datapwat layuan mo ang masasamang pita ng kabinataan at sundin mo ang kabanalan, ang pananampalataya, ang pag-ibig, ang kapayapaan, kasama ng mga nagsisitawag sa Panginoon mula sa pusong malinis, ngunit tanggihan mo ang mga usapang walang kabuluhan at hangal, yamang nalalaman mo na namumunga ng mga pagtatalo at ang alipin ng Panginoon ay hindi nararapat makipagtalo kundi maamo sa lahat, sapat na makapagturo, matiisin, nasawaying may kaamuan ang mga nagsisisalangsang baka sakaling sila'y pagkalooban ng Diyos ng pagsisisi sa ikaaalam ng katotohanan at sila'y makawala sa silo ng Diablo na bumihag sa kanila ayon sa kanyang kalooban. Ang buhay na may kabanalan po, tayo po ay gagamitin ng Diyos effectively. At ito po mga kapatid ay nasaysay dito po sa verses 24-25 na kung tayo daw po ay magkakaroon ng kaamuan sa mga nagsisisalangsang, baka sakaling sila'y pagkalooban ng Diyos ng pagsisisi sa ikaaalam ng katotohanan. You will be used by God for others, for other people. And then, hindi lang po ikaw gagamitin, mga kapatid, effectively ng ating Panginoon, kundi sa pamamagitan po ng buhay na may kabanalan, maaaring ang ibang tao ay lumuluwalhati sa ating Panginoon. Gaya nga po ng sinabi sa 1 Peter chapter 2, 9-12. Datapot kayo isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos upang inyong ipahayag ang mga karangalan na Iyong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa Kanyang kagilagilalas na kaliwanagan na nang nakaraang panahon ay hindi bayan
Datapot ngayon bayan ng Diyos na hindi nagsisipagkamit ng awa, datapot ngayon nagsipagkamit ng awa. Mga minamahal, ipinamamani ko sa inyong tulad sa mga nangibang bayan at nagsisipaglakbay na kayo'y magsipagtigil sa mga masamang pita ng laman na nakikipaglaban sa kaluluwa, na kayo'y mga karoon ng timtimang ugali sa gitna ng mga hintil upang sa mga bagay na ipinagsasalita nila laban sa inyong tulad sa nagsisigawa ng masama dahil sa inyong mabubuting gawa na kanilang nakikita ay purihin nila ang Diyos sa araw ng pagdalaw. Praise the Lord! Even in times of persecution. Amen? Nasa kalagitnaan ka ng mundo o ng mga hintil. Ang sabi po dito, amen? Para kang pinagwiwikaan din na animo ikaw'y gumagawa ng masama. Pero, ano po mga kapatid? Dahil sa iyong mabubuting gawa na kanilang nakikita, ay purihin nila ang Diyos sa araw ng pagdalaw. Hayaan po natin na ang ating pong mga pagkilos, amen, the prompting of our inner self manifested through our actions, hayaan po nating maging behikulo o instrumento ito upang ang mga taong nakakakita po sa atin ay magpuri o purihin din ang ating Panginoon. They will glorify God through your life. Nakakatuwa ang taong yun. Kitang-kita ang pagbabago sa kanyang buhay. Kita mo, ginawa na ng masama, pero ni hindi gumanti. Totoo nga ang kanyang Diyos na pinaglilingkuran. Praise the Lord. And holiness, it builds peace with God. Pag sinabi po nating peace with God, it means reconciliation with God. And according to 2 Peter chapter 3 verses 10 to 18, datapwat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam na kasabay ng malaking ugong at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog, yamang ang lahat ng mga bagay na ito ay mapupugnaw ng ganito, anungang anyo ng mga pagkatao ang nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay at pagkamaawain. Na ating hinihintay at pinakananasa ang pagdating ng kaarawan ng Diyos, na dahil dito'y ang sangkalangitan na nagniningas ay mapupugnaw at ang mga bagay sa langit ay matutunaw sa matinding init. Ngunit ayon sa kanilang pangako ay naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa na tinatahanan ng katwiran. Kaya nga mga minamahal, yamang kayo'y nagsisipaghintay ng mga bagay na ito ay pagsikapan ninyong masumpungan kayo sa kapayapaan na walang dungis at walang kapintasan sa paningin niya. At inyong ariin na ang pagpapahinuhod ng ating Panginoon ay pagliligtas na gaya rin naman ni Pablo na ating minamahal na kapatid na ayon sa karunungang ibinigay sa kanya ay sinulatan kayo. Gayun din naman sa lahat ng kanyang mga sulat na dooy sinasalita ang mga bagay na ito, na dooy may ilang bagay na mahirap unawain na isinisinsay ng mga di nakakaalam at ng mga walang tiyaga, na gaya rin naman ng kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan sa ikapapahamak din nila. Kaya nga mga minamahal, yamang nalalaman na ninyo nang una ang mga bagay na ito ay magsipag-ingat kayo, baka kung mangaligaw kayo sa pamamagitan ng kamalian ng masasama ay mangahulog kayo sa inyong sariling katyagaan.
Datapwat, magsilago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo, sumakanya nawa ang kalwalhatian ngayon at magpakailanman. So dito po mga kapatid, ay ipinakita po sa atin ni Apostol Pedro kung ano ang mangyayari sa darating na panahon. Na nandoon nga po mga kapatid ang hindi magandang mangyayari sa mundong ito, pero ang mga mananampalataya na nabubuhay ng may kabanalan, nandun po ang kapayapaan sa bawat isa sa atin. Sapagkat ano po ang ating hinihintay? Yung bagong langit. Kaya po ang sabi ng Panginoon, habang kayo'y nandyan, hayaan mo magsilago kayo sa pananampalataya sa kapayapaan. Praise the Lord. Hallelujah. And then, a holy life, it pleases God and produces fruit. Ephesians 5:17, kaya nga'y magsitulad sa Diyos na gaya ng mga anak na minamahal at magsilakad kayo sa pag-ibig, gaya rin naman ang pag-ibig ni Kristo sa inyo at ibinigay dahil sa atin ang kanyang sarili na hain at handog sa Diyos upang maging samyo ng masarap na amoy. Ngunit ang pakikiapid at ang lahat ng karumihan o kasakiman ay huwag man lamang masambit sa inyo gaya ng nararapat sa mga banal. O ang karumihan man o ang mga mangmang na pananalita o ang mga pagbibiro na di nangararapat kundi kayo ay magpasalamat sapagkat talastas niyong lubos na sino mang mapakiapid o mahalay o masakim na isang mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan ay walang anumang mamanahin sa karehaan ni Kristo at ng Diyos. Huwag kayong madaya ng sino man na mga salitang walang kabuluhan sapagkat dahil sa mga bagay na ito'y dumarating ang galit ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. Huwag kayong makibahagi sa kanila, sapagkat nung panahon kayo'y kadiliman, datapwat ngayon kayo'y kaliwanagan sa Panginoon. Magsilakad kayong gaya ng mga anak ng kaliwanagan, sapagkat ang bunga ng kaliwanagan ay nabubuo ng kabutihan at katwiran at katotohanan. Yung pong verse 9, ang bibigyan po natin ng emphatic point. Ang sabi po, the holy living, it produces fruit. Aside from it pleases God, it produces fruit. Sapagkat ang bunga ng kaliwanagan ay nabubuo ng kabutihan at katwiran at katotohanan na inyong pinatutunayan ang kinalulugdan ng ating Panginoon. Praise the Lord. When do we live a holy life? We prove. Amen. Pinatutunayan po natin sa buong mundo, sa mga nakakakita sa atin, na atin po, na tayo po ay kinalulugdan ng ating Panginoon. At huwag kayong makibahagi sa mga walang mapapakinabang na gawa ng kadiliman, kundi bagkos inyong sawatain, sapagkat ang mga bagay na ginagawa nila sa lihim ay mahalay na silatain man lamang. Datapwat, ang lahat ng mga bagay, pagkasawata ay itinatayang ng kaliwanagan, sapagkat ang lahat ng mga bagay na itinatanyag ay kaliwanagan, kaya't sinasabi niya, gumising kang natutulog at magbangon ka sa gitna ng mga patay at liwanagan ka ni Kristo. Mag-ingat nga kayong lubos kung paano kayo lumalakad, huwag gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong na inyong samantalahin ang panahon sapagkat ang mga araw ay masasama. Kaya huwag kayong maging mangmang, kundi unawain ninyo
kung ano ang kalooban ng Panginoon. Now, you may think, bakit po natin binasa itong mga verses na to? Bakit ito ang naging point of our discussion, of our time, na atin pong inilagak sa gabing ito? Sabi ko nga po, mga kapatid, walang ibang higit na kapaliwanagan, walang ibang higit na makakapag-describe, makakapag-identify ng totoong kabanalan and to distinguish it doon po sa unholy life. Kundi ito po mga sample verses na ating pong binasa, ito po mga kapatid ay nagpatunay sa kung ano po yung gawa ng masama na hindi nararapat sa harapan ng Panginoon. At kung ano rin yung mabubuti, mga bagay na nai-instill sa atin ng Panginoon. In reading these verses, while you listen to these verses, maaari pong magkaroon ng refleksyon sa inyong buhay. Along the way of your life, habang kayo po ay matagal na, bago pa lang, nagsisimula lang sa paglakad, ang mga bagay po bang nabanggit sa pamamagitan ng mga verses na ito, ito po ba is, in one way or another, ay nagagawa ng bawat isa sa atin? So narito po mga kapatid, ang paalaala sa atin ng Panginoon. The Lord wants us to live a holy life according to His standard. He reconciled us from the world dahil gusto niya po muli i-enjoy natin ang totoong kalayaan ng pamumuhay na nakay Kristo. Mga bagay na ipinagkait sa atin ng kaaway, itinali tayo sa isang huwad, sa isang pandadayang pamumuhay. Pero nandito po ang ating Panginoon, handa ka pa rin biyayaan ng kasaganaan sa pamamagitan ng pagsunod sa ating Panginoon ng may kabanalan. Yes, God is holy and He intends us to be holy. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Maging paalaala sa atin ito mga kapatid, ang mga pananalitang ito, minsan masakit isipin na ginagawa nga po natin ang mga bagay na ito, that we are not putting off our old selves. May mga pagkakataong bumabangon, may mga pagkakataong nagpupumilit, gawin mo ito minsan lang naman. But thanks be to God, we are in the church. That biblical teaching, that biblical doctrine is absolute, transparent, ipinaaalam sa bawat mananampalataya upang nang sa gayon hindi masayang yaong mga panahon na inilagi mo sa pagiging mananampalataya mo, sa pagiging mananampalataya ng bawat isa sa atin. Praise the Lord, praise the Lord. Let us reflect on these words. Hallelujah, 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 hallelujah. Malaya po tayong makaluluhod sa ating Panginoon. Hilingin ang Kanyang tulong. Lord, help me to recognize my weak point.
Help me to know more about your will in my life. Salamat, Panginoon. Alam ko pong makakaya ko ang bagay na ito sapagkat nandyan ka na nagpapalakas sa akin. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! In His love, there's a place where you can always hide away. In His love, there's no need to run, no need to be afraid. If the world's a sea of trouble, you can always rise above. If you know that you are safely in His love. In His love, where all pain and sorrow quickly fade away. In His love, there's a bright tomorrow just beyond today. If your heart is filled with sorrow, if it's all you can think of, still there'll be a new tomorrow. His love is never far away. It's sometimes hard to see. If we would take the time to pray, His love would flow through you and me. In His love, there's a place where you can watch the world go by. In His love, there's no need to hurry, everything's on time. When the world's a sea of trouble, you can always rise above. If you know that you are safely in His love. In His love, there's a place where you can always hide away. In His love, there's no need to run, no need to be afraid. If your heart is filled with sorrow, if it's all you can think of, still there'll be a new tomorrow in His love. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Sama-sama po tayo magpuri sa ating Panginoon. Hallelujah! 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 Tayo pong lahat ay manalangin. Muli mapagpalang Diyos, narito ang bawat isa sa amin. Nagpapasalamat, Panginoon, sa iyo pong mga salita. Salamat, Lord God, at binigyan mo kami ng pagkakataon na pagbulay-bulayan ang iyong mga salita, Panginoon. Ariing pinakamahalagang bahagi ito, Panginoon, ng aming buhay, ng aming pagkatao. Hayaang angkinin ang bawat pangako mo ayon sa iyong mga salita na aming narinig. At ganun din ang bawat pagsaway na ito po, O Diyos, ay iyo pong inintend na may pagsaway, na may pagmamahal sa bawat isa sa amin. For us to be corrected, O God, dahil mayroon kang mabuting layunin sa bawat isa. Lord, naririto kami, Panginoon. Muling nagpapakumbaba, muling nagpapalinis sa iyong harapan, Panginoon. At ina-appreciate, Panginoon, lalo kang pinupuri, Panginoon, sa iyo pong gawa sa aming buhay na hindi ka nga nagkulang. Hinahayaan mo, Lord God,
na ang bawat detalye, Panginoon, ng iyo pong banal na kasulatan na regalo mo po sa amin, ito po, O Diyos, ay aming maangkin, mapagbulay-bulayan, maging dahilan, Panginoon, upang lalo kaming tumibay, pangapitan ang mga bagay na ito, maging sandata namin, Panginoon, para sa ikalalakas namin, so we can resist the devil, O Lord God. We can resist any temptation, O Lord God, na nais ilagay ng kaaway sa aming harapan. Lord, thank you. Salamat, Lord God. Narito kami, Panginoon, sa iglesyang nagtuturo ng totoong katotohanan. Not a sugar-coated one para lang kami manatili. Kundi kung kinakailangan kami saktan, ay hinahayaan mo, O Diyos. Kung kinakailangan kami paluin upang matuwid, paalalahanan, ulit-ulitin ang iyong mga salita para sa aming ikatututo. Maraming salamat sa mga bagay na yon, O Lord. Nangangahulugan lang, Panginoon, na kami ay yung totoong pinili at hindi mo nais, O God, na mawalang kabuluhan ang dugo mo na iyo pong ibinuwis sa Kalbaryo para lang kami, Lord God, ay unti-unting tumalikod sa iyo without us knowing it dahil sa paggawa ng maliliit na bagay na hindi namin nalalaman na ito pala ay hindi na ayon sa iyong kalooban. Thank you, Lord. Maliliit at malalaking katuruan, Panginoon, na ninanais mo ay hinahayaan mong mailatag sa bawat isa. Hayaang maangkin ang bawat isa sa amin, Panginoon. Kaya naman, O Diyos, tanggapin mo, Lord God, ng buong-buo, Panginoon, ang bawat isa sa amin. Hayaan mo, Lord God, na laging may puwang ang aming puso sa iyo pong pagkukorek sa amin, sa iyo pong pagtapik, O Lord God. Hayaan mo lang na mapunuan ang bawat isa sa amin, lalo't higit ng iyong pag-ibig, O Lord God, ng pagnanais mo po, Panginoon, na kami po, O Diyos, ay mapalapit sa iyo, magkaroon ng tamang pakikipagrelasyon, maging kagamit-gamit, Panginoon, sa anumang ministeryo na iyo pong ipagkaloob sa amin, na gamitin kaming halimbawa para sa ibang tao, O Lord God, na magbunga ang bawat isa sa amin sa pamamagitan ng aming pong pamumuhay na may kabanalan at hayaang magkaroon kalagi, Panginoon, ng kaluguran sa bawat isa sa amin. Maraming pong salamat. Amin pong ipinalulukob sa iyo ang buong iglesia sa pangunguna po ng aming pastor, si Pastor Guji, ang pastoral team, ang board members and officers, Panginoon, ang bawat leaders, ang mga mananampalataya na binubuo ng iba't ibang departamento kasama ang mga kabataan. Lord, dalangin namin, Panginoon, ang paglukob mo, ang pagselyo mo po nito ng iyong banal na dugo, ng iyong pong banal na presensya upang wala man lang madaya ng kaaway sa bawat isa sa amin o isa man sa amin, Panginoon. Maraming salamat sa iyo pong mabuting layunin at dahil nga po sa mga bagay na ito, Lord, limitless, Panginoon, ang amin pong salitang pasasalamat, pagpupuri, pagsamba sa nag-iisa mo pong pangalan. Lord, thank you, Lord, for everything, O God. We bring back all the glory in your mighty name, Jesus. This is our prayer. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Magandang gabi po sa inyong lahat. Be safe. See you on Sunday.